Itinatago raw at pinagtatakpan ng Amerika ang katotohanan sa likod ng mga unidentified flying objects o UFO. Pinatotohanan ito ng ilang nakakita ng umaluing aliens. Nagbabalik si Gerard de la Peña. Totoong aliens at matagal na itong alam ng gobyerno ng Amerika. Yan ang matapang na isiniwalat ng tatlong whistleblower sa pagdinig ng U.S. House Oversight Subcommittee on Unidentified Anomalous Phenomena o UAP. Isinagawa ito kasunod ng mga pahayag na itinatago sa Kongreso ang impormasyon ukol sa sinasabing extraterrestrial life. Kwento ng dating U.S. Navy pilot na si Ryan Graves, madalas daw sila makakita ng mga unidentified flying object o UFO. They are grossly underreported. These sightings are not rare or isolated. They are routine. Unang beses daw na nakakita si Graves ng UFO noong 2014 sa Virginia Beach. Dumalas daw ang nakita nilang UFO matapos ma-upgrade ang kanilang jet radars. Sa isang training mission pa raw, malagray o black cube na balot ng malinaw na bagay ang lumapit sa kanila. Our squadron submitted a safety report, but there was no official acknowledgement of the incident and no further mechanism to report the sightings. Ang isa pang whistleblower na si retired U.S. Navy Commander David Fravor na tsempohan ng isang puting bagay na lumulutang sa gitna ng San Diego Coast. All four of us in the back seat looked down a small, saw a white tic-tac object moving very abruptly over the water like a ping-pong ball. Lumapit din daw ito sa kanila at biglang nawala. Ang dating intelligence officer naman si David Grush, kumbinsido may hawak raw na alien materials ang U.S. government. Mula raw yan sa mga crash site ang ilang UFO na kinokolekta at sinusubukang mapakinabangan ulit.